nabuo na ang ating gaming chair. Ayan, salamat sa ating sponsor. Salamat, Amo. Hello mga siswang! Ayan, nandito na naman tayo at salamat sa inyong laging pagbisita sa aking channel. Para sa content natin ngayon, gusto kong mag-unbox ng Christmas gift ng aking amo. So, tingnan natin kung ano to. Actually, alam ko na kung ano ito. Bali lang, habang binubuksan natin, ikikwento ko sa inyo kung ano ang naging trabaho ko dito, kung ano yung relasyon ko sa aking amo, sa aking ayun. So mamaya bahala na kung ano. Pero alam ko na ito kung ano. Ikikwento ko na lang. Oh, paulit-ulit. Sige, magbukas tayo ng ating natanggap na regalo. Actually, ito lang ang natanggap kong regalo ngayong Christmas. Wala nang kasama siguro dahil mga bahit yan. Kahit ako kami, aming buhay ngayon. Ayan, ito na nga ang aming regalo. Ito, ay, oh, kung makikita nyo, malaki ito. Ayan. So, ito ay ano, bali ang kwento nito, kaya alam ko na kung ano ito. Ang kwento nito, ay ako na naman ang nagbalot na bumili. Papaano ba gaya itong aking amo ay isang 10 taon na sa aking amo. So, magbukas tayo habang nakikwento na hindi na uubos ang aking oras. 10 taon na ako sa aking amo. Wala akong natatanggap na regalong maayos-ayos galing sa kanila. Sabi ko minsan ay panitone, yung mga guantes, medyas, mga kuripot. So, magandang sabi. Ngayon, ay itong mga nakasampung taon na ako, isang dekada. Parang nag-umpisa ako sa kanila ay October 29, 2010. Ay ngayon ay 2020 na. Ako hindi na rin regaluhan ng magandang regalo ng mga yon. Ngayon ay ito na nga, nakapag-regalo sa akin. Ako'y tinanong kung ano daw baga ang aking gustong regalo. O, edo ako naman si Mabot, syempre. At sayang, baka nga may ibigay. O, kitnip na ibigay naman. Kasi sabi ko ay, dahil ako ay walang upuan pag nasa computer, pag nasa computer, pag nag-edit. So, at tapos mayroon akong problema sa likod, sa lumbar, at saka sa spinal cord. Kaya, sabi ko, gaming chair ang aking gusto na bilhin. Matagal ko na talagang gusto ito. Kaya lang, kapos sa budget tayo. Dahil small YouTuber lang ako tayo, hindi na tayo ganun sa ng kinikita pa. Ngayon, hindi ako binigyan ng kwarta. Binigyan ako ng 120 euro. At kung magkano daw pala yun, tinanong muna sa akin. Sabi ko na sa ano, isang daang mahigit. 150, mahigit to 200, depende. Ako binigyan ng 120. Kaya ka na may sobra-sobra na ako. Binigyan ako ng 120. At ako na daw akong magdagdag kung ano ang aking bibigyan. So, syempre, ako naman eh, kung ano lang binigay sa akin, eh, di nila. Kapag ako magdadagdag pa, eh, di mag-taste kung ano yung ibinigay. Ano, ayos na rin naman na rin. Yan, aro ngayon. Ang laman. Itong, ano ito. Kaya, ito ating ngayon i-assemble. Kaya tutulungan ng aking mami. Mag-assemble nito. Buksan natin. Ako ay nagsabag sa aking amo ay 2010. Bilang ano, babysitter ng aking anak. Dalo ang aking inaalagaan ng anak.
parang 5 years old noon nung mag-start ako sila. 5 years old yung panganay. Tapos yung padalwa ay 1 year old pa lang. Bali, nag 1 year old lang ng October 28, pumasok ako sa kanila ng October 29. Ayun na nga, bali na mag-start ako sa kanila, 5 years old at 1 year old yung isang, ano, yung isang babae. Panganay ay lalaki na 5 years old at bunso yung babae. Ngayon ay ang hirap ng aking naging umpisa sa kanila dahil yung mga magulang, maayos sila, mababait, maayos kausap, hindi nanlalamang na para sa akin, yun ang isang mahalaga sa isang amo na yung amo mo hindi nanlalamang, nakakaunawa sa sitwasyon mo, ayun, ganon. So, sila ay, nung nag-umpisa ako, yung maliit na panganay na lalaki, ay sobrang uto, sobrang salbahe, nako, talagang ako'y napapaiyak nun. Abay, biruin yung ako'y nag... So, ay na nga, maituloy ko ang aking kwento kanina kung ano yung aking sitwasyon nung una. So, katulad ng iba, pagka nag-uumpisa ang yung trabaho ay talaga namang napakahirap. Lalo na ang aking trabaho noon ay dalawang batang maliliit na yung panganay ay lalaki. Ay napakalokong bata. Ay biruin nyo ay yung batang, yung kanyang kapatid na napakaliit pa yung say tatakboy papatirin ay talaga namang bangas na bangas. Maigi na lamang at ang aking yung mga amo ay na mga magulang nila ay nauunawaan, mababait. Hindi sila yung katulad ng ibang amo na ay bakit mo pinabayaan ganito, ganyan. Hindi sila ganun, kaya nagkasundo kami. Tapos minsan ako na rin yung nagsusuhito sa kanila ng kapag matitigas ang ulo ay nakikita nilang ano. Kaya siguro nagustuhan din nila ako. Pero never ko naman sila na napagbuhatan ng kamay. Kasi alam ko naman kung ano yung limits ko. Isa pang ano na karanasan ko dito sa batang ito. Yung akin siyang paliliguan, yung batang lalaki. E di ngayon ay kasama ko sa banyo ang maliit at hindi mahirap na mangiwanan sa salas o sa kwarto at baka may maisubo o mahulog o kung ano. E di kasama ko rin sa banyo na nandun lang naglalaro habang pinapaliguan ko yung batang kapatid na lalaki. Abay, mangyayari kung minsan ako na itong ligo eh at yung shower ay sa akin na naiharap. Nabuksan na yung shower habang siya aking kinukuskus ng saboy. Nabuksan at sa akin nakaharap. Tigay ako'y ligong-ligo. Eh talaga namang yun, pareho kaming nagtutuyo ng katawan at buhok. Talaga, higpit ng kalokohang alam nung lalaking aking alaga noon. Ay ngayon ay kalalaki na pero uto pa rin. Kaya lamang kahit ganong uto, napamahal na rin talaga sila sa akin. At biruin nyo, 10 years na rin. So ayun, ang hirap ng iwanan kahit nagsasabi ako sa kanila na iiwanan ko. Ang hirap na nilang iwanan kasi mahal na mahal mo na rin. So ayun lamang ang aking maiibahagi sa inyo. At sana nag-enjoy kayo dito sa panonood ng pag-assemble ng ating gaming chair. Standing there as if we should meet. Eto na nga, nabuo na ang ating gaming chair. Ayan, salamat sa ating sponsor. Salamat, Amo. At huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe, like, and comment. At kung pwede, pag-share na rin. At salamat sa inyong ulit-ulit na pagbisita sa aking channel. Thank you. I've touched you.